Naiproklama na bilang gobernador ng Camarines Sur si Migs Villafuerte, ang pinakabatang gobernador sa kasaysayan ng Pilipinas. Naiproklama na rin bilang kongresista ng 4th District si Wimpy Fuentebella matapos ang dikit nilang laban ng aktor na si Aga Mulak. May report si Mab Gonzalez. As the newly elected member of the House of Representatives for the Camarines Sur Fourth Legislative District. Matapos ang ilang araw na gitgitang laban, si Felix William Wimpy Fuentevella ang ipinoklama ng COMELEC na nanalong kongresista sa ika-apat na distrito ng Camarines Sur. 82,834 ang botong nakuha ni Fuentevella, 80,629 naman ang boto kay Aga Mulak. Kaya ang lamang ni Fuentevella sa aktor, 2,205 na boto lang. Sa katotohanan, wala naman akong na-feel na anxiety nung dumarating yung votes. Kasi I know where I am strong, alam naman ng COMELEC yung batas. So ang kinagandahan dyan, COMELEC na yung magdidesisyon ng kanila mga hinihingi. Maganda naman na ganun yung ginagawa kaysa naman yung nanggugulo, nang babato. We haven't finished the canvas, Your Honor. That's why prior to that, we are requesting that it be corrected. Bago maproklama si Fuentevella, ilang beses umapila ang kampo ni Mulak sa Provincial Board of Canvassers na ayusin ang mga umano'y pagkakaiba mula sa kanilang ER at Certificate of Canvas ng COMELEC. We are continually objecting to those transmissions, Your Honor. Yes, but we have continuously denied your continuous objection. Sabi naman ng Board of Canvassers, kahit pumabor pa kay Mulak ang mga botong ito na kinukwestiyon, kapos pa rin ng mga ito para maungusan ng aktor si Fuentevella. We would study kung ano yung mga legal options namin. We wouldn't fight this far if sa tingin namin he would just lose. Pero hindi agad-agad sumuko ang kampo ng aktor. You have to make do with whatever the board decides. And we have decided that. Can we just be allowed to speak for a one last time? Is that the motion for reconsideration? Yes, Your Honor. Denied. Maging ang mga taga-suporta ni Mulak, hindi tanggap ang resulta ng eleksyon. Kagabi nagkabatuhan pangaraw habang nagrarally sila sa munisipyo ng Tigaon. Nang dumating ang GMA News sa munisipyo, basag-basag ang mga bintana, nakakordon ang lugar at suspendido ang operasyon sa munisipyo. Kami po pig-imbestigami na ini. Tiga-arami na po sa mga tao nag-instigate na mag-ibaning karibukan. Taaram yung mapuan sa mga diretsyo na nakaigwasin din ng illegal assembly. Pwede pong kaso na pwede pong gibuhon. We hereby proclaim the above named winning candidates as the duly elected provincial governor and provincial vice governor. Kagabi na iproklama na rin ng 24 na taong gulang na si Migs Villafuerte bilang governor-elect ng Camsur at si vice governor-elect Ato Peña. Kasama niyang dumalo sa proklamasyon ang tatay niyang si outgoing governor El Rey Villafuerte. Mav Gonzalez, GMA News.